ang pinakasikat na FM. Same, same, pero iba! Dito lang yan sa number 1, 6.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! Oy, magandang morning sa lahat po na may mga problema sa trabaho nila. Good morning sa mga toxic environment nyo dyan. Nakakaloka kayo, Mari, na open natin yan kasi nga yung ating lihim ng lihim ngayon ay may ganyang effect sa buhay. May kinalaman sa mga katrabaho. True. Ako, hello po sa mga pangga po natin na alam mo yan. Pero alam mo, Mari, iba yung healthy na ano eh, na healthy environment. Correct. Diba? Yung tipang gugustuhin mong pumasok araw-araw, oo, ganyan. Alam mo yun. Just oh my God. Kasi nakaisip ako, Mari, yung mapasok tayo para mag-chismisan lang. Oo. Magpakitaan ng mga pictures sa mga anak at saka pamangkin. Diba? Ganyan. Yung nakaka-good vibes, Mari. Oo. Pero paano kung yung katrabaho mo eh sila itong mga linta? Nakakala mo naman eh tigapagmana ng kumpanya. Hoy! Yung katrabaho mo kung makasita, kala mo bukas, palalayasin ka dahil siya yung may-ari nga ng... Diba? Diba? Ng, yun, nung kumpanya. Siniisip ako ng ibang salita yung kumpanya, Mari. Eh. Akala mo HR eh. Oo. Pero naku, paano nga ba kung ikaw naman yung mapunta dito sa ating kwento for today's video, Mar? Naku, Mari, marami tayong mga pangga makakarelate sa ating story. Kaya naman, kung makakarelate ka ngayon, eh pwedeng-pwede ka rin magbahagi ng iyong story sa ating lihim ng liham. Yep, all you have to do is, of course, i-message nyo lang po kami sa Facebook, facebook.com/energyfm1067, na live na live ngayon, Mars. Hello po sa inyo dyan. Basta mag-send kayo ng story ninyo, tapos isend nyo yan sa messenger ng Facebook Energy FM. O di kaya naman, Mare, kung gusto nilang katsikahan tayong dalawa, pwede naman sa aming mga sariling Facebook pages. Hanapin nyo po Mayores Kathleen sa 1067. Ganyan. Tapos, Mare, make sure na yung first line nila ay lihim ng liham. Ganyan. Para hindi kami mahirapan kasi hirap na kami, diba, sa buhay namin. Alam mo yun, kahit wala tayo pa 500 pesos katulad ni Kuya Chico, at least tayo nagbibigay tayo ng advice. Oo. Walang kapalit na pagmamahal lamang po talaga ang i-offer namin. Pero kung gusto nyo padala, hanggang aking Gcash ay zero. Kahit Mari, alam yung merienda na lang, diba, ganyan. Mapadala lang dito sa Energy FM sa E-Square Building or Tigas Avenue. Hindi naman sa nangihingi kami pero nandito po kami sa E-Square. Ha? Hi Mars, ito na nga sa oras na 9:06. Ito na po ang Lihim ng Liham. Lihim. Lihim ng Liham. Ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Mahal kong Lindsay at Iska, magandang araw po sa inyo. Ako po si Yvette, 21 years old, mula sa Jensen. Maraming tuna dyan, Mare. Sa Jensen. Marami rin pogi daw dyan. Tuna nga, Mare. Poging tuna. Oh, diba? Oh, diba? Mapangang tuna. Mula po ako sa Jensen at araw-araw po akong nanonood ng live nyo sa Facebook. Kaya naisipan ko po na sumulat na dito. Dapat magkaroon tayo ng energy gensign. Oo. Diba? Mm-mm. Tapos ang mga manager doon, mga tunang, mapanga. Gusto mo ba yun, Mars? Saka tambakol. Ganyan. Hindi ko na po kasi kayang yung malalang ginagawa ng dalawang katrabaho ko. Kaya po ako napasulat sa inyo.
Nagwo-work po ako sa isang maliit na mall dito sa probinsya namin. May mga katrabaho po kasi ako na naglalantian habang nasa trabaho kahit may dalawang anak na si Mary at may jowa naman itong si Carl. Uy, gusto ko yung mga ganito, office drama. O, diba? Minsan, naririnig ko pa na pinag-uusapan nila ay about chorva and positions nila. Hoy, hindi mo naririnig kung paano kami mag-usap dito. Huwag mo isplok, Maren. Ay, hindi pa na tayo yun. Sila lang yun. Mga OJT yan. Oo. Sa araw-araw na magkakasama kami, mas lalong lumalala itong landian ng dalawa na ito. Na akala mo, single sila. Pero hindi, dahil lumalagpas na sila sa boundaries. May mga times, Lindsay at Iska, na tinatanong ni Mary kung gaano kalaki ang kargada ni Carl. At kung gaano daw ba kahaba. Gaano ba kahaba yan, Carl? Na-curious din ako, Mary. Hindi ka makikisaw-saw sa kanila. Tapos itong si Carl naman po, ang sabi niya kay Mary na kung gusto niya na anakan na lang siya ng babae, since dalawang lalaki naman na daw ang anak ni Mary. Mm-hmm. Hmm. May pagsasuggest. Gusto mo yun, Mark? Nag-offer? Oo. Hanggang sa hindi ko na po sila natiis, Lindsay at Iska, ang ginawa ko po, chinat ko po yung asawa ni Mary. At sinabi ko na may kalandian ang asawa niya dito sa trabaho. At may balak silang mag-inuman after ng duty namin. Gusto ko yung mga ganitong katrabaho, si Yvette. Oo, bakit? Pakilamera. Niyaya din po nila akong mag-inom, pero tinanggihan ko sila since hindi naman po talaga ako umiinom. Pero nalaman din nila na ako nga ang nagsumbong sa mga asawa nila. Kasi imbes po nakampihan ako ng iba naming mga katrabaho, eh hindi po nila ginawa yon kasi kaibigan nila si Mary. Halos hindi na nga makapagtrabaho yung dalawang yon kasi nasa gilid lang sila palagi at naglalambutsingan doon. Hindi po sa nakikialam po ako sa buhay nila. Ninyahan naman ako, Maritas yan. Pero concern lang po ako sa mga asawa nila. Ninyahan na ni Aling Bebang dun sa amin. Oo, tsaka ni Aling Marichu, di ba, Mari? Para sa akin po kasi, Lindsay at Iska, maling-mali po eh. Gusto ko pong marinig ang opinion nyo kung mali ba talaga yung ginawa ko. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Muli ako po si Yvette at ito ang lihim ng aking liham. Sex bomb Yvette. Masyado kang pakiilamera. Pero, Mari, kasi if it's affecting the work na talaga, like, hindi na, niya, na nila nagagawa yon kanilang mga trabaho bilang pare-pareho lang naman silang empleyado. Feeling ko kasi, napapasa kay Yvette lahat ng trabaho. Alam mo, Mari, okay naman sa akin yung concern ni Yvette eh. Ang mali lang niyang ginawa, nireport niya sa mga asawa na dapat sa HR niya nireport. Kasi imposible naman na hindi yan natutunogan ng HR. Oo, maraming nagmamasid dyan bukod sa'yo, Yvette. Marami pang dyan, mga pakawala ang HR na, tingnan nyo yan ha. Tingnan nyo yung mga ginagawa ng mga katrabaho ninyo ha. Ang kailangan lang talaga, may magre-report sa kinaukulay. Diba? Hindi naman, alam mo, Yvette, gets ko yung concern mo, gets ko yung gusto mo mangyari, pero maling-mali kasi na manghihimasok ka sa buhay ng iba. Workmates mo lang sila. Hindi ko din alam kasi, Mari, coming from a point of view ng isang malapit babae. Ng ikasal din. Kasi alam mo, dati,
ang ano, mantra ko sa buhay, kung hindi naman ako affected, hindi ako makikialam. Oo. Pero kasi maaaring naiba yan over the years. Kasi, na-realize ko, ayoko rin na tipong halimbawa naglolo ko yung asawa ko o yung fiance ko, tapos hindi ko malalaman. Tapos, pinoprotektahan kasi siya ng mga tao sa paligid niya. Oo. So, para kasi alam mo yun, pag ikaw yung nandun sa place na yun, para ayaw mo na magmukha kang tanga. So, ayaw mo rin na may mga babaeng magmukhang tanga just because naging tahimik ka at naging neutral ka. Alam mo, Mari, ang pagkakaintindi ko naman dito sa mga kaibigan nila na nakapaligid sa kanila, hindi naman sa ayaw nilang, or hindi naman sa pinoprotektahan nila, etong si Mary, tsaka etong si Carl. Siguro, ang tingin ko lang, ayaw nila makialam, ayaw nila mang himasok sa buhay may asawa. Though, hindi naman sa tinotolerate nila, hindi naman sa pinagbibigyan nila. Eh, siguro, ayaw ng taga nila ng gulo. At, alam mo yun, pinagpapasadyos na lang nila ang mga magaganap. Oo. Ako, para sa akin kasi, Mara, ang dapat na ginawa ni Yvette, ni-report niya doon sa management, sa HR. Yun talaga ang the best way para hindi ka maargabyado dyan. Tingnan mo, ikaw yung nagbukang masama. Oo. Diba na kahit na yung intentions mo ay pure, yung intentions mo gusto makatulong doon sa mga asawa nila, napasama ka pa. Mm-hmm. Unless siguro sobrang close nilang magkakaibigan. Yun nga, Mare. Pero sa tingin ko kasi hindi sila close. At feeling ko buwisit na buwisit lang siya kasi nga, alam mo yun, naiinis ka kapag alam mo yung katotohanan. Oo. Na huwag, mahiya naman kayo sa mga budhi ninyo, mahiya naman kayo sa mga ano ninyo, mga bilbil ninyo, di ba? Diba? May mga asawa kayo, may mga anak kayo, tapos kung maglambutsingan kayo dyan, parang wala kayong ano, wala kayong mga obligasyon, wala kayong responsibilidad. Yun nga. Kaya sobrang naiintindihan ko si Yvette, Mari. Although may mga tao din naman na feeling ko, ganyan din yung gagawin, yung ire-report na lang sa HR, tapos ayaw makailam, nasa ano lang sila, neutral side lang sila, nasa shady part lang sila ng buhay. Eh yun, kasi parang, feeling ko kasi pag hindi ka nagsalita about it or hindi mo ni-report, feeling ko, Mari, parang tinotolerate mo na rin yun. So, may mga ganyan talagang tao na ayaw ng gulo. Diba? Diba? Gets ko naman yung gigil ni Yvette. Uh-oh. Pero si Yvette yung tipo talaga mga marites na kapitbahay at mga opisina na hindi naman sa nakikialam ako, ha. Concern lang naman ako. Uh-oh. Pero kinuwento niya lahat. Diba? Uh-oh. At sinulat niya pa sa lihim ng liham to Mars. Feeling ko naging overboard lang or naging overboard lang si Yvette doon sa pakikipag-usap sa mga asawa neto ni Mary tsaka ni Carl. Mm-mm. Na dapat hindi na lang niya ginawa. Mm-mm. Hindi naman sa para konsintihin silang dalawa, hindi naman para sa itolerate silang dalawa, pero kasi ibang usapan na yun. Kapag pamilya. Diba? Workmate mo lang naman sila. Wala naman kayo personal relationship to each other, diba? Oo. Hindi mo naman inaanak yung mga anak nila. Diba? Alam ko, masakit sa tenga, nakakagigil, nakakasuka, nakakasulasok yung pinag-uusapan ng dalawa. Oo. Pero alam mo, minsan, Mari, talaga, okay na rin na hindi ka nakikialam sa buhay lang may buhay. O siguro, ang mas maganda, Mari, kinausap niya muna yung dalawa, kinompronta niya muna. Pero kasi Mari, ang tatanungin sa kanya, anong pakialam mo? Diba kasi ba fair sa kanya eh? Naapektuhan kasi yung trabaho. Oo. At hindi ko kayang, hindi maging ano ko na lang, maging honest ka na lang na hindi ko kayang matim sa loob ko na alam kong meron kayong mga partners tapos ganyan kayo kung umasta dito sa trabaho. I mean, this does not have anything to do with ano, with work. Pero, personally kasi, I'm bothered. Oo, parang ganyan. Sorry, hindi naman po sa nagiging saint ako o nagiging ano, patron ako ng kung ano man. Pero kasi, bothered ako dahil meron din akong asawa. Oo. So, maging ganun ka na lang sa kanila. Pero para dumiretso ka agad ng... Diba? Yun nga yung point ko. Diba? Talagang walang preno sa mga asawa nila. Well, diba? I guess, iba-iba rin talagang atake ng bawat tao. Ngayon, Mari, ang tinatanong niya sa atin, kung tama or mali daw ba yung ginawa niya? Alam mo, Yvette, para sa akin, tama yung concern mo, tama yung intentions mo, ang mali lang yung means kung paano mo siya ginawa. Oo. Di ba kung paano mo siya nireport? Mm-mm. Kung ako yun, kasi diretso na ako sa barangay. Di ba? Di ba? May pictures mo, tsaka screenshot. Iniisip ko kung tama ba o mali eh. Yung kanyang ginawa eh. Hindi ako makapag-decide. Ako, Mare, mali na dumirekta siya dun sa mga asawa ng mga ka-workmates niya. Uh-oh. Kasi kung ang concern niya talaga is yung trabaho nila na naapektuhan na, dapat doon kasi management. Mm-mm. Diba? Kasi personal life nila yan eh. Mm-mm. At sinasabi nga, diba, sa atin nila, diba, we are here to work, not to make friends. Uh-oh. So, hindi tayo friends. Uh-oh. So, ang concern ko dito, yung trabaho natin dalawa. Yung trabaho nating tatlo, nating lahat. Uh-oh. So, kung naapektuhan na yung trabaho natin, parang it's about time na dapat may gagawin na ako. Na dapat gagawa ko ng hakbang para paalis kayong dalawa. Para mawalan kayo ng trabaho at wala kayong bonus, pati 13th month pay. Diba, nagigigil ako sa inyo kasi wala akong jowa. Eh, parang diba? Ganun. Ako kasi, hindi ko
siya gagawin kung sa akin siya mangyari. As in, di ba, ikakausapin ko kayo na parang hindi na tama yung ginagawa ninyo. Pag ikaw, mare, nakakita ka na. Halimbawa, ikaw, may jowa ka, tapos jowa mo rin si Toby dito. Oo. Siguro, hanggat hindi nakaka-apekto yung ginagawa ninyo, hindi kinakakasukang tingnan. Di ba? Huwag niyang masyadong PDA. Pero kapag once na alam mo yun, parang hindi na tama, ang sakit nyo na sa mata. Kakausapin mo na. Na alam ko na meron kang jowa, meron kang asawa, tapos ganyan ka gumalaw. Tay, kakausapin ko kayo. Tapos pag hindi kayo tumigil. Wait lang, kasi close tayo, mare. Oo. Paano pag hindi? Kasi, well, hindi natin alam kung paano yung relationship nila sa trabaho kasi it was never mentioned here naman. Pero feeling ko, mare, hindi sila close. Siguro may mga ganyan tao nga talaga na, alam mo yon, personal kasi para sa kanila yung pamilya and being married to somebody or having a partner to somebody. So, hindi natin alam kung saan nagmula itong si Yvette, kung bakit gano'n na lang yung approach niya doon sa matter, doon sa subject, di ba? Hindi natin alam, baka masyadong atribida lang talaga itong si Yvette. Or baka produkto siya ng ganyang gawain. Kasi minsan yung mga tao, napaka-personal sa kanila mga bagay kasi nangyari na sa kanila. Triggered sila. Oo, kasi may pinagdaanan silang ganyan, di ba? So, hindi natin siya masisisi. Siguro lang, may mas magandang paraan. Sana kinausap mo muna sila, tapos dinaan mo sa management. Pero, yun, turn ako doon sa pagme-message doon sa mga asawa. Hindi ako hindi makapag-decide. Hindi ako makapag-decide, Mari. Kasi kung sa akin mangyari yan, ako yung asawa ng isa doon. Syempre gugustuhin ko rin na malaman kung anong ginagawa. Bagay, tapos ayoko nang makarma ako. Kaso nga lang, Mari, alam mo, may downside din yun eh. Ano yun? Na kapag ikaw yung nag-report doon sa asawa ng workmate mo, ikaw na palaging guguluhin ng workmate, ay nung asawa ng workmate, na ikaw yung laging maging espiya niya, ikaw yung laging tatanungan anong ginagawa ni ganito, ganyan, magkasama ba sila, na parang pati ikaw, nadamay ka na. Natotoxican ka na rin. Kasi naging ano ka na eh, accessory to the crime. Hindi ka magiging ano? Hindi ka magiging criminal pala. Diba? Nag-espia ka na yung tahimik mong buhay ay magugulo na rin. Although, alam ko naman na may kanya-kanya tayong konsensya. May kanya-kanya tayo kung paano natin dadalhin yun. Mm-mm. Pero doon lang tayo sa paraan na tama. Kasi mali na eh. Mali na yung ginawa ng mga workmates mo. Doon na tayo sa legalities talaga dumaan. Kasi for sure, ang management may gagawin dyan at tabaho nyo at kumpanya nyo may gagawin about that. Oo. Ngayon, kung ayaw mo ng ano, ayaw nila ng, simple lang naman, kung ayaw nila ng mga ganyang gulo sa buhay, huwag ninyong gawin. Totoo. Diba kung ayaw nyo may magsumbong o may maisumbong, huwag ninyong gawin. Oo, kukorek yan, Mare. Ganun at huwag kayo pipili na mga kaibigan na kinukonsinti kayo. Oo. Kasi dadalhin rin kayo niyan sa burak. At saka, huy, kasi may burak! Sorry! Tsaka ano eh, ang hirap magbago pagdating ng panahon. Totoo. Lahat magiging questionable sa pagkatao mo. Alam mo yun, diba? Mare, para nabubuhay ka sa kasinungalingan. At saka pwede sila matanggal pala sa trabaho. Yun nga, Mare. Diba? Kaya kung ako dito kay Yvette, kung gusto mo taga sila matanggal sa trabaho, na ako dahil nireport ko na kagad yan, pati sa presidente ng kumpanya. Why? Ganyan. So, baka mamaya may binubuhay sila mga pamilya, tas dahil lang sa kapagiging kiri nilang dalawa, ay mawala sila dalawa sa trabaho. Ang mahirap kasi dito, Mare, kapag ginantihan na nung dalawa si Yvette. Alam mo yon, hindi natin masasabi kung ano yung pwedeng gawin sa kanya. Siguro, nasa konsensya na lang talaga yun ni Yvette. Kung sa tingin mo tama yung ginawa mo, edi, tapos you can sleep soundly at night, edi okay lang din yon. Yun nga lang, may mga consequences yung mga actions natin at dapat i-anticipate niya na yun, Mars. Di ba? Dapat alam mo na yun, alam mong may dadating sa'yo na hindi kagandahan kasi may mga naasar sa'yo. Pero kung alam mo naman na hindi tama yung ginawa ko eh, okay lang yan kasi ayoko mangyari din sa akin yan pagdating ng panahon. Depende, okay lang sa'yo yun. Depende sa conscience mo yan. Di ba? Whatever sleeps you at night, tama ba yun? Whatever makes you sleep at night, ayun. Ganyan. So Yvette, tingnan natin sa mga susunod na pangyayari kung anong gagawin ng mga kaopisina mo sa'yo. Correct. Baka sa susunod na balita namin dito ay ginilita ka na sa Eric. Hoy! Hindi ka magiging violent. At ginripuhan ka na sa tagiliran. Malalaman natin yan. At sa mga yun nga, office romance na yan, kung ayaw ninyong maisumbong kayo at ayaw maapektuhan ng mga personal na pamilya ninyo, edi huwag niyo yung gawin. Correct. At saka ito ba, Mari, ha? Sa mga office. Sa mga office romance sa mga ganyan, Mari. Dapat hindi na natin chineship yung mga ka-office mate natin na alam naman natin in a relationship sa labas ng kumpanya, sa labas ng trabaho. Kasi hindi rin siya tama. Alam mo, simpleng asaran lang na uuwi yan sa katotohanan. Oo. Sabi nga ng mga commenters natin, Mario, sabi ni Ate Olivia, mahirap makialam sa mga ganyan kasi malaking gulo. Yan. Totoo naman. Oo. Diba? Tapos, ano pa ba sabi nila dito, Mare? Si Bebing Mars may sinasabi. Pero sa akin, mas maganda din yung sinumbong nyo siya sila sa mga asawa nila. Diba? may mga ganyan talaga. Alam mo, Mare, para sa akin, huwag kang makialam. Mm-mm. Makialam. Mm-mm.
makialam ka lang. Makichika ka lang. Makichismis ka lang. Diba, ganun lang. Mm-hmm. Pero pag alam nyo na maapektuhan na kayo, kayo magkakatrabaho, it's about time na gawin nyo ng paraan, eh, gawin nyo ng hakbang kung paano matatapos ang kalandi ang yan. Diba? Hello naman kay Ate Faye Lara na nakikinigin at nanonood. And good morning din kay Mario Abelio. And of course, sa mga pagka natin nakikinig ngayon sa ating mga radyo. At maraming salamat din kay Yvette sa magpapadala ng iyong story. At sa mga pagka natin dyan na may pinagdaraan ang kachismisan, padala nyo lang yan sa lihim ng liham. Yup! Siyempre naman ako po ang girlfriend mo is sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At kasama at kabili nyo rin ang nag-iisang Mayora nyo sa Radyo Mayora Iska. Wow. At tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! 9:24 ang tamang oras. Hello naman sa mga tulad ni Yvette.